sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. At ngayon po, tayo po ay dadako na naman sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung nung nakaraang, sa atin pong nakaraang naging presentation or video, ay pinag-aralan po natin ang Diyos bilang isang deliverer or the Lord is deliverer. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang isa na naman pong nature ng ating Panginoon, kung ano siya sa atin at bakit natin siya kinakailangang sambahin. Kaya naman po mga kaibigan, ang atin pong topic ngayon ay meron pong pamagat na the Lord is provider. Pero bago po natin tuluyang talakayin yan, ay hayaan niyo po akong umpisahan yung atin pong pag-aaral sa isang katanungan na kagaya nito. Ang tanong po sa atin ay ito, kung makikita niyo po sa inyong mga screen, ang tanong dyan ay, why did Jesus always say, according to your faith, let it be for you? Kumbaga, bakit palaging sinasabi o tinatanong ng ating Panginoon na sang-ayon sa iyong pananampalataya ay mangyari nawa ang bagay na yon sa iyo? Ang pananampalataya ba ay talagang importante sa ating mga buhay? Kung papansinin po natin, nung meron pong isang may sakit, na hinawakan yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Yesus, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, sa pananampalataya mo ay gumaling ka. Ganon din yung mga bulag, pati yung merong mga ketong, lahat ng may mga sakit na lumalapit sa kanya, sinasabi niya na sang-ayon sa iyong pananampalataya, mangyari nawa sa iyo. Kung papansinin po natin, isa sa pinaka-essential na bagay sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano ay yung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya naman ngayon po, titignan natin, pag-aaralan natin ang koneksyon ng ating pananampalataya sa pagiging provider ng atin pong Panginoong Yesus. Tayo po kasi kung minsan, madalas, nalilimitahan yung pagiging provider ng ating Diyos minsan sa mga monetary needs na meron tayo. Minsan kapag wala na tayong pambili ng mga bagay na kailangan natin, wala na tayong ulam, wala na tayong kanin, wala tayong pambayad ng kuryente, at lahat ng mga bagay, minsan akala natin yung provision ng Diyos ay wala na. Pero kung minsan, nalilimitahan natin yung mga provision ng Diyos na ibinibigay niya sa ating mga buhay. Kaya naman sa atin pong pag-aaral ngayon pong araw na ito, nais ko pong makita ninyo kung gaano ba kalawak, kung gaano ba kalaki yung provision ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. So ngayon, tingnan po natin ito. Kung meron man po akong isang overarching big idea na gustong ibahagi sa inyo, ay ito po yun. Gusto kong tandaan nyo ito, i-take note nyo ito, itong bagay na ito. At ang sabi rito ay, God's unlimited provision is only limited by our action. Kung minsan, yung provision ng ating Diyos madalas ay nalilimitahan sa ating mga action. Di ba? Akala kasi natin, gaya ng aking nabanggit, ay limited sa mga monetary things yung provision ng ating Panginoon. Pero gusto kong makita natin na hindi po doon nalilimitahan, sapagkat kung buhay ka ngayon, ibig sabihin ang provision ng Diyos ay nasa sayo pa rin. So ngayon, hayaan niyo po akong ibahagi ang kwento na ito. Kung nakikita niyo po sa inyong mga screen, ay ito po yung kwento ng isang widow, ng isang babaeng balo, na kung saan yung kanyang asawa na isa ring propeta ay namatay. At ngayon, ang ginawa niya, lumapit po siya kay Prophet Elisha. Sa kanyang paglapit kay Prophet Elisha, dinaing niya yung kanyang problema na kinahaharap. Ngayon, tignan po natin yung nangyari sa chapter 4 verse 1. Ito po ang sabi. Ang sabi niya, ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Dito po, hindi binanggit sa atin kung paano namatay, bakit namatay yung kanyang asawa. Pero one thing is for sure, yung babae na lumapit kay Elisha ay nagdurugo ang puso. Yung babae na lumapit sa kanya ay malungkot. Yung babae na lumapit sa kanya ay desperado na. Kaya ang sabi niya, ang aking asawa na iyong lingkod, kasi noong dati, ang may hawak po ng School of the Prophet sa Old Testament, kung papansinin natin, ay si Elijah. At yung kanyang successor ay si Elisha. So ibig sabihin, nung si Elijah ay pumunta na ng langit, ang naiwan ay si Elisha, siya na ngayon yung nangunguna o humahawak ng School of the Prophets. Ngayon, isa sa mga lingkod niya, na asawa ng babaeng naging balo ay namatay na. Kaya lumapit siya rito. At ang sabi, sa verse 2, o sa sumunod na talata, ito po ang pagkakasabi sa atin. Ayan, mabasahin ko po rito sa ating Biblia. Ito po ay English. Ayan, pag gumana yung ating PowerPoint, mababasa po natin sa Tagalog. Ang sabi ganito, nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon, ngunit
ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. Pansinin niyo po itong sumunod na mga pangungusap. Ang sabi niya, nalalaman mo na yung iyong lingkod, ako mismo at yung aking asawa, meron kaming takot sa Panginoon. Ngunit, yung nagpapautang, pansinin niyo po mga kaibigan, nung panahon pala nila, uso na pala yung pangungutang, diba, yung pagpapautang, ay sabi, naparito upang kunin yung dalawa niyang anak upang maging mga alipin. Alam niyo po, kahit sa panahon nila, may mga tao na palang nagpapautang. Parang sa panahon natin ngayon, no, naalala ko nung ako ay bata pa, nung elementary, ay madalas may pumupunta sa aming Bumbay. Ayan, tapos minsan, syempre, kapag nagigipit, walang pambayad, sasabihin ng aking mama, sabihin mo, wala ah. Pag dumating, sasabihin ko naman, ah, wala daw po si mama. So, alam niya na, na siguro, alam niya na talaga na nagtatago kasi wala daw eh, yun yung aking statement na ginagamit. So, kung papansinin natin, kahit nung time pala nila, meron na palang ganitong klase ng mga gawain na ginagawa na may nagpapautang, pagkatapos pag may utang, ang problema nga lang sa kanila, ang kinukuha yung mga anak at para gawin itong alipin. Actually po, sa time nila, meron silang batas na kapag may utang ka, wala kang kakayahang magbayad, ibigay mo yung mga anak mo, then for 7 years, or 6 years silang magtatrabaho, then after ng 6 years na yon, yung 7th year, Year of Jubilee, po pwede na silang makalaya. At sa time nila, kapag yung isang alipin ay wala siyang kakayahan, wala siyang bahay na mauuwian after 7 years, ay po pwede siyang manatili sa kanyang amo para magpatuloy. Yun yung ginagawa nila noon. Actually, itong practice na ito ay para din sa kanila, para hindi sila habang buhay na nababaon sa utang. So dito, kung iintindihin natin yung kalagayan ng ina, malungkot. Bakit? Sapagkat una, namatay ang kanyang asawa. Sa kanilang kapanahunan, sa patriarchal time, ay ang asawang lalaki ang provider ng family. Kung ikaw ay asawang babae, nasa bahay ka lamang, pag nawala yung mister mo, wala nang magtatrabaho, wala nang makukuwanan ng source para kayo ay mabuhay, ang mangyayari niyan ay malulubog at malulubog talaga kayo. Kaya dito sa time na ito, yung babae na ito ay malungkot. Una, wala ang kanyang asawa. Pangalawa, kukunin pa sa kanya yung kanyang dalawang anak na pinakamamahal. Ang hirap, ano? Paano kaya kung sa'yo mangyari ang bagay na ito? Walang-wala ka na. At sasabihin sa'yo, ibigay mo na lang sa amin yung anak mo. Para nang sa ganun, quits na tayo, wala ka ng utang sa amin. So, mahirap yung ganun. Ang sabi mo nga rito, sa sumunod na talata, sa verse 2, sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong meron ka sa bahay? Dito pa, gusto ko mag-post tayo rito sandali, panandalian. Sabi niya, anong meron ka? Anong meron ka sa bahay? Iniisip ko, paano kung sa panahon natin ito nangyari, siguro iisipin ko, meron ka sa bahay, siguro meron kaming, pwede ko siguro ibenta yung rep, di ba? Pwede ko siguro ibenta yung TV namin. Parang ganun siguro yung dating dito sa babae na ito. Pero pansinin niyo yung response ng babae kay Elisha. Ang sabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang bangang langis. So, lumalabas na walang anumang something sa kanilang tahanan na worth na ibenta para makapagbayad sa kanyang utang. Kundi ang sabi niya, ang meron lang kami sa bahay ay isang bangang langis. Yun lang ang meron kami. At dito, ang sabi naman, ang sumunod na sinabi sa verse 3, nang magkagay sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Pansinin niyo po yung sinabi sa kanya, yung utos sa kanya ng propeta. Lumabas ka, umuwi ka, manghiram ka sa mga kapitbahay mo ng mga sisidlan na walang laman at huwag iilan lamang. Ibig sabihin, huwag ko konti lamang. Sabi nga sa NLT, borrow as many empty jars as you can from your neighbors. So kung talagang kung gaano karami yung malilikom mo, hiramin mo. Naalala ko nung ako po ay elementary, ang ginagawa namin para kami ay magkaroon ng pera para makabili ko ng goma, ng tex o kaya ng Jolen. Ang ginagawa ko po noon, yung bote ng mantika. Ayan, ibinebenta ko 'yan, 50 cents, 'di ba? O kaya ng bote ng ketchup, binebenta 'yan. Tapos yung pinakamahal diyan, yung bote nung alak, yung 4 kantos na ganun, 'di ba? 2 piso rin yung ganun, kaya piso, mabebenta mo ng ganun para magkapera ka. So dito,
pinapakita sa atin nung time nila, pinapahiram siya ng napakaraming mga empty jars na kanyang makakayang hiramin. At ang nangyari pa pagkatapos nito sa verse 4, pagkatapos, ito yung instruction sa kanya. Pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. Gusto kong mag-post tayo rito pansamantala. Sabi sa kanya, ang instruction sa kanya, umuwi ka, humanghiram ka, then pumasok ka ng bahay mo, isara mo yung pintuan, isara mo yung bintana, at tsaka mo lagyan yung mga sisidlan. Alam niyo po, minsan sa ating mga buhay, ang Diyos gumagawa ng miracle at the privacy of our family. Di ba mapapansin natin, minsan durug na durug yung ating mga puso, minsan hindi na natin alam ang ating gagawin, pero anong nangyayari kapag tayo'y lumuluhod sa Panginoon in the privacy na tayo mismo at ang Panginoon ay may connection, nakikipag-usap sa Kanya, doon naggumagawa ng himala ang Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Kaya ang ginawa niya, ang sabi sa kanya, kapag napuno na yung isa, itabi mo iyon. Kung ako yung babae, iisipin ko, ano ba itong sinasabi sa akin ng propeta? Maliit lang yung jar namin, tapos lalagyan ko yung maraming jar. Paano mapupuno iyon? Pero ang sabi sa verse 5, kaya't iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, so lumalabas na sinunod nila itong si Prophet Elisha, at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya, na kanyang sinalinan. Sinalinan niya yung bawat jar na naroroon. At sa bawat pagsalin nila, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga jars, napupuno. Bawat isa na dinadala ng kanyang anak sa kanya, napupuno. At dito, ini-imagine ko yung luha na pumapatak sa mata ng anak niya. At sasabihin ng anak niya, Nay, tignan mo, yung isa, puno na. Yung pangalawa, napupuno na. At siguro, yung kanilang pamilya, nung time na to, siguro nag-iiyakan sila, oo nga, the Lord is provider. Diba? Siguro, yayakapin niya pa nga yung mga anak niya. Kasi napupuno yung bawat isa. At ang sabi pa nga, verse 6, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Pansinin niyo po, ang ganda, no? Ang galing, no? Ang galing ng miracle ng ating Panginoon na pagdala sa pinakahuli, sabi niya, Nay, wala na po, puno na lahat. At pagkatapos, natigil yung pagdaloy ng langis. Alam niyo po, dito sa event na ito, mare-remind tayo dun sa nangyari kay Elijah. Diba? Dinalaw niya yung isang mag-inaroon. Ang sabi niya, meron ba kayong pagkain dyan? Ang sabi niya, sabi nun, ay meron kami rito, pupwedeng, meron kaming harina, ibe-bake namin to, isa na lang ang magagawa nito, pagkatapos mamamatay na kami. Anong sabi ni Elijah? O sige, gawan mo ako ng pancake. At nung ginawan siya, nagulat yung nanay, kasi hindi na uubos yung harina dun sa kanilang lagayan. At dito makikita natin na talagang ang Diyos nagpo-provide. At alam niya yung sapat na pangangailangan na meron sila. Kaya naman gusto ko pong i-remind sa inyo muli, gusto kong tandaan ninyo itong ating principle na gusto kong iwan sa atin, na God's unlimited provision is only limited by our action. Alam niyo po, ito pa yung isang bagay na gusto kong makita sa inyo, ilang mga pangyayari at testimony. Kung nakikita niyo po sa inyong mga screen, ito pong event na ito ay naganap noon sa Pampanga. Ito po ay isang camp meeting na kung saan ang yan po yung aming invited speakers ay naganap. At meron pong kwento yan, ay babalik ko lang dito sa picture na ito. Meron pong magandang kwento yan. Nung time na po yan, yan po ay nangyari ng April. At nung time na yan, ako at yung aking kaibigan ay pupunta sana sa event na yan. Kaso hirap kaming pumunta sapagkat una ay wala na kaming pera. So yun po yung nangyari sa amin. So nung time na yan, iniisip ko, sabi ko sa aking misis, siguro uwi muna tayo sa Antipolo kasi doon may internet. Doon sa lugar na kung nasaan ako, wala kaming internet. Sabi ko, sige, uwi muna tayo ron para at least meron tayong internet, makatingin tayo ng mga nangyayari sa online. So ang nangyari po noon, habang nandun kami, iniisip ko noon, paano kaya ako pupunta sa Pampanga gayong wala akong pera, wala akong panggasolina sa aking motor. At alam niyo po ba kung anong nangyari? Habang namumroblema ako, kasi yung araw na mismo na dapat naaalis kami, ay hindi pa rin ako makaalis. Na-delay ako actually ng 2 araw dahil wala akong pang gasolina noong time na yon. Then ang ginawa ko, pagdating namin ng Antipolo, tinignan ko yung aking
yung aking Gmail, pagtingin ko sa aking email, meron dong email galing sa isang sender na kung saan ay meron daw siyang sinend na halagang 7,000 pesos nung time na yon. So sabi ko, "La, kailan pa to sinend?" Pagtingin ko, sinend pala yon ng March. Pagkatapos yung pangangailangan ko, April. Nga lamang nung time na yon, nakatingin lang ako at nakafocus lang ako doon sa event na hindi ko mapuntahan kasi wala akong pera. Pero yung sagot pala ng Diyos, sinagot niya na yung pangangailangan namin 1 month bago yung event na yon. Nung time na yon, sabi ko, praise the Lord, kasi nabayaran pa yung motor, nahulugan pa yung motor, nakabili kami ng vitamins ng aking misis kasi nung time na yon siya po ay nagbubuntis. Then, meron pang natira na mga 800 para makapunta ako dun sa lugar na yun kasama ng aking kaibigan. Ayan po yung aking kaibigan, si J. Mark, kung kilala nyo man, si JM. So, yun po siya yung nakasalamin. So, nung time na yon, talagang sabi ko, Lord, salamat. Kasi akala ko noon, nalilimitahan yung aking pagtingin sa provision ng Diyos sa mga bagay na gusto ko lamang. Pero nakakalimutan ko na tignan na nung bago pala nung time na yon, meron ng provision ang Panginoon. Alam niyo po, minsan ganyan tayo. Minsan, nalilimitahan yung ating pagtingin sa provision ni Lord sa mga bagay na kailangan natin, sa mga bagay na gusto natin. Pero yung palang buhay natin, yung hangin na nilalanghap natin, provision ng Panginoon yan. Minsan magagalit tayo, magdadabog tayo, bakit walang ulam? Diba? Wala tayong ulam, eh may kanin pa nga, diba? O wala na tayong kanin, eh may kaldero ka pa nga, diba? Wala na tayong pangangailangan, pero nakakalimutan natin, may lamesa ka pa nga nauupuan, may bahay ka pa nga nasisilungan, may higaan ka pa, diba? Hindi limitado ang provision ng Diyos sa mga bagay na nalilimitahan ng paningin natin. Kasi God's provision is only limited by our action. 'Di ba? Minsan nagdadabog pa tayo, sinisipa pa natin minsan siguro 'yung upuan. Wala na tayong kanin. Eh may kaldero ka nga eh. 'Di ba? May bahay ka pa nga eh. So, 'wag po nating limitahan ang provision ng Panginoon. Isa pang kwento na gusto ko ibahagi sa inyo bago tayo tuluyang magtapos. Ito po ay naganap, mapakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po ay naganap mga kaibigan noong 2018. Ayan. So, try natin kung mai-next po natin itong ating presentation. Ayan, ito pala. Pakita ko pa sa inyo. Ito po yung aming hinigahan nung time na yun kasi wala talaga aming tent. Imagine, sa damuhan lang kami natulog nung aking kaibigan. Then, nung nandyan po pala kami, di ba nga, gaya nung aking nabanggit, ang pera namin, 800 lang. Then, ang nangyari nun, nagpagas kami, kumain pa kami, then 3 days pa ang natitira sa camp na yan, sa kami kukuha ng pang-araw-araw namin kakainin. Alam nyo po, may miracle din na ginamit ang Diyos niyan. Alam nyo po kung ano? Habang nandyan kami, naglalakad kami, nakita kami ni Ma'am Joby, yung asawa ni Pastor Cahobe. Sabi niya, "Oy, J-Mark, si J-Mark ang kakilala, tinawag. Kain kayo rito." Then nagtingin lang kami, sabi namin, "Uy, tara, kain tayo." So at least yung kakainin na lang natin bukas yung poproblemahin natin. Pero alam niyo po kung anong sabi. Ang sabi nila, "Oh sige, dito na kayo kumain hanggang sa matapos yung camping." So doon kami talaga napapraise the Lord kami. Ayos to. Talagang yung pinoproblema natin, pinobayad na ng Panginoon, kahit limitado yung ating pera dito, pero ang Diyos nag-provide na. Kaya nga gusto kong ulitin ito, God's unlimited provision is only limited by our action. Gusto ko naman pong i-share sa inyo itong isang wedding experience. Ako po ay nakasal noong 2018. At alam niyo po, isa sa experience namin ng aking asawa noong time na ito ay bago po dumating, 2 weeks bago yung aming kasal, ako po ay namomroblema doon sa ipambabayad namin doon sa catering. Alam niyo naman, pinakamalaking gastos talaga sa kasal ay catering. At nung time na yun, talagang iniisip ko, paano kaya ako magbabayad? Paano kaya kami makakasurvive dito sa wedding namin? Kasi wala nang atrasan ito, nahanda na ang lahat. Alam niyo po ang nangyari, kinat ko yung aking isa sa mga ninong na kung saan kinuha yung aking pangalan. At yung ninong kong yon, isang beses ko palang nakita nung dumalaw siya sa bahay. So, sabi ko, "Nong, attend ka sa kasal ah." So, yun lang ang sinabi ko sa kanya. Alam niyo po kung sabi niya, ganun ba, saan ba ang kasal? Sabi ko, dito po. Tapos ang sabi naman niya, sige, magkano ba ang cater niyo? Magkano ba yung gagastosin dyan? Nung time na yun, nag-isip ako, ayos to, siguro baka magbigay siya ng mga 5,000 o kaya 10,000. So, malaking tulong na rin yon.
So, binanggit ko sa kanya yung amount. Then, ang sabi niya, sige, yun ang iniisip ko. Akala ko, 5,000, 10,000, ganun. Ang sabi niya, sige, ganito. Ako nang bahala sa lahat. Nung time na yun, talagang mapapaluha ako eh. Kasi, hindi ko iniisip na yung taong yun, na isang beses lang kami nakita, pagkatapos sasabihin niya, sasagutin niya lahat. Kaya doon talaga makikita natin na sa panahon na ikaw ay nangangailangan, sa panahon na parang walang-wala ka na, ang provision ng Diyos nandiyan para sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Kaya nung time na yun, alam niyo po, talagang masasabi natin, masasabi ko, na yung provision ng Diyos ay madalas nalilimitahan sa ating action at sa ating pagtingin sa paligid. Kaya nga sabi sa verse 7, siya'y dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos, sinabi niya kay Elisha, humayo ka, o sinabi ni Elisha, humayo ka, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Alam niyo po, tayo kung minsan kapag tayo nagkakapera, nakakalimutan natin magbayad ng utang, di ba? Sasabihin natin, ay hindi, invest ko muna to. Pag lumago, tsaka ko siya babayaran. Pero hindi pala dapat ganon. Kasi ang sabi rito ni Elijah, ipagbili mo yan at bayaran mo yung utang mo at ikaw at ang iyong mga anak mabubuhay sa nalabi. Ang sabi ng ilang mga kritiko ng Bible, siguro mahina yung pananampalataya ng babae kasi konti, hindi ganun karami yung kanyang kinuhang jar. Pero hindi po tama yon. Bakit? Sapagkat kung ano yung sapat para sa kanilang kabuhayan, yun yung ibinigay ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, meron dalawang klase ng response ang tao sa mga provision na ito. Kung nakikita niyo po, ang sabi diyan, una ay yung sayang, pangalawa salamat. Sayang, dapat pala dinamihan ko yung jars para nang sa ganun ay mas marami akong maimbak na pera. Alam niyo po, naisip ko rin yan eh. Nung nagsabi yung aking ninong, sige, sagot ko na yan. Sabi ko, sayang, dapat pala, dinoble ko man lang yung presyo. Pero, mali po yung ganon. Sa halip, dapat nating maging response, salamat. Sayang o salamat? Ang pinakamagandang response, mga kaibigan, salamat doon sa mga provision ng ating Panginoon. Watch out for greed. Baka nakakalimutan na, nakikita natin na tayo pala ay nagiging sakim na sa mga pagpapala ng ating Panginoon. Pagkakakitaan pa natin ng Diyos, hindi dapat ganun. Sapagkat kung ito'y ikapapahamak natin, mas mabuti pang tanggalin natin yung mga bagay na ninanasa natin. How are you today, mga kaibigan? Kamusta po kayo? Kayo ba ay nasa bingit pa rin ng peligro, nasa bingit pa rin ng pangangailangan, na kung minsan nalilimitahan ang inyong paningin sa mga bagay na nais at kayang ibigay ng Diyos sa inyong mga buhay? Tandaan po natin, mga kaibigan, na God's provision comes in many ways. Our challenge is not in receiving them, but seeing them. Ang provision ng Panginoon, palagi nating natatanggap yan. Hindi challenge ang pagtanggap. Ang challenge, kung nakikita mo ba yung mga pagpapalang iyon. Kaya nga, sabi nga ni John Piper, God is always doing 10,000 things in your life, but you may be aware of 3 of them. Baka 3 lang yung nakikita mo sa mga pagpapalang yon ng Diyos sa buhay mo. Yung mga kaibigan mo na nagpapalakas ng loob sa'yo, yung pamilya mo na nagmamahal sa'yo, yung mga kabarkada mo na nagko-comfort sa'yo, yung mga colleagues mo na nandyan palagi sa tabi mo, mga pagpapala ng Panginoon yan. Yung buhay, yung lakas, yung shelter, yung tahanan, lahat ng mga yan, provision na galing sa Kanya. Kaya nga, God's unlimited provision, gusto kong iwanan ito sa inyo, mga kaibigan, is only limited by our action. Don't limit God. God bless po sa ating lahat.